Nanawagan ang lokal na opisyal at residente ng Bayan ng Malay sa isla ng Boracay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na amyendahan ang Presidential Proclamation No. 1064, Series of 2006 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang PP1064 ay ang pagklasipika sa Boracay bilang forest land, protection for possess at agricultural land, alienable at disposable, alinsunod naman sa Commonwealth Act 141 o ang Public Land Act at Section 13 ng Presidential Decree No. 705 of Forestry Reform Code of the Philippines. Ang hakbang ay kasunod sa isyong kinakaharap ng mga katutubong ita sa isla matapos na binabawi ang ibinigay sa kanilang Certificate of Land Ownership Awards o CLOA. May mga nagprotesta sa ipinamahaging CLOA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Agrarian Reform o DAR Region 6 na kinatiga naman ang nasabing ehensya dahilan na namimiligro namang mapalayas ang mga katutubo sa lupang tinaniman nila ngayon ng mga gulay at iba pang produkto na pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Ipinakakansila ng mga nagpoprotesta ang CLOA dahil hindi umano para sa agricultural purposes ang lupa. Sa kabilang dako, nagpahayag naman ng pagsisisi si Balay Mayor Prolore Barra Bautista dahil sa pagbebenta noon ng kanyang mga magulang at iba pang mga katutubo sa Boracay ng kanilang lupa sa mga malalaking negosyante at land developers na siyang nagpapakasasa ngayon sa pag-unlad ng turismo sa Boracay. Base sa proklamasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, nasa 628.96 hektarya ng lupa ang agricultural land at ang natitirang 281.81 hektarya ang forest land na hindi maaring mapagtayuan ng anumang struktura. This will be a first move, no? For how many times amending for the amendments of 1064. Dahil sa masarap na salita, di nabula yung mga tao, di pagbili yung mga lupa, pati yung amin na dali. Kasi yung bula noon nila is, kung ibinta mo yung lupa sa kanila, lahat ng mga anak mo ay may trabaho. Si Malay Mayor Floribar Bautista sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!